partner. Eh, alam kong taga Quezon City kayo, di ba? Etong magiging bisita natin completes our episode, no? Sa isang lugar, no? Isang syudad na napakahalaga. Napakaraming botante dito, napakalaki ng kanilang land area, ang Quezon City. Mas malaki pa sa Singapore at ang aming voting population is around 1.3-1.4 million. Oo. Yes. Oh. And of course, isa sa pinakamainit na binabantayan ng marami ngayon, eh, yung kalaban niya, no? Kalaban ni Joy Belmonte ay si Mike Defensor na binibit-bit ng frontrunner ngayon sa presidential race. Hindi dati nakikita si Mayor Joy kung sino ang binibit-bit niyang national. Baka mamaya sa national position, sa pagkapangulo, baka mamaya matanong natin kung meron ba siyang itataas o isusulong sa pagkapangulo. Correct. In the run-up to the 2022 elections, we go local. We look into the politics in your province, city, and barangay and talk to the leaders who have a direct hand in shaping your lives. I'm Jay Taruk. And I'm Cheryl Kwasip. As they say, all politics is local. Maria Josefina Tanya Belmonte Alimuro, who we all know as Joy Belmonte, is born to a family of journalists and public servant. Her mom is star publisher Betty Go Belmonte, and her dad is Feliciano Belmonte Jr., the 9th mayor of Quezon City, who was also hailed the most outstanding Philippine city mayor. Joy herself started young in hitting leadership milestones. She was in high school in St. Pedro Poveda College when she became its first ever student council chairman. Her actual foray in politics began in 2009, when she ran as Mayor Herbert Bautista's running mate and won. When Bautista's term ended, Joy ran to replace him in the topmost post in City Hall and succeeded. Now, Joy seeks to run again for the mayoralty, but she is being fiercely challenged by anak Kalusugan Party List Congressman Mike Defensor. We welcome Quezon City Mayor and re-electionist Joy Belmonte. Mayor, welcome po sa aming programa. Good afternoon po sa inyo at sa lahat po na nanonood ng ating palatuntunan. Eh, unang-una ho sa lahat, eh, kamusta ho ba ang kampanya dyan sa Quezon City? Ilang araw na lang ang binibilang natin at magsisimula na ang eleksyon. Kamusta po ang campaign natin? Mabigat lang, Jay, in the sense na napakalaki ng aming pong lungsod at napakarami po namin kailangan marating ng mga tao. Kaya medyo mabigat in the sense na mapunong-puno ang schedules, no, sa bawat araw. Mabigat din ho ba ninyong makukonsidera ang inyo pong kalaban? Nagkaroon po rin kami kasi ng pagkakataon na makapanayam po mga during the early part of the program, si Congressman Mike Defensor. At nandyan po sa mga bawat local positions, may kanya-kanyang local surveys din po na nangyayari. Abay, kamusta na po ba, Mayor Joy? Well, Cheryl, sa case ko, I have a local survey done every month. Pero meron din kasi mga non-commissioned surveys like that of the RPMB or LILO or Publicus Asia or Maharlika, which I also look at and try to validate with my own survey. At parte rin po, pagdating sa pangangampanya, lalo na po ngayon, laganap ang fake news. Paano nyo ho nilalabanan ang fake news, Mayor Joy? Well, yung mga hindi naman kapanipaniwalang fake news, yung mga tao mismo hindi na rin naniniwala kasi matagal na rin ako naglilingkod dito sa ating lungsod. And kahit papaano, kilala na ako ng mga pinaglilingkuran ko at kilala na rin nila pagkatao ko. No? So actually, hindi ko na rin binibring up yung mga ridiculous na mga fake news. No? Like for example, fake news such as I plundered the city or you know, yung mga ganyan. Hindi na yan pinapaliwanag. Although pinapaliwanag ko pa rin siya online in a venue na makikita ng mga taong hindi masyadong kilala ang ating pong personalidad. Pero in terms of caucuses speeches, hindi na yan tinatanong sa akin ng mga taong bayan. No? And with regards to other forms of fake news that are not related to the elections, like vaccination, etc., those are the ones we try to focus on. Yung nakakasama sa tao o nakakasama sa campaigns natin for public health. Mayor Joy, sabi niyo hindi niyo na pinapansin itong mga ganitong klase ng balita, no? Itong mga fake news. Pero kung sakaling maupo kayo ulit bilang mayor ng QC, papanagutin niyo ho ba itong mga nagpapakalat ng mga ganitong klase ng balita?
Well, I have already filed a case against my opponent, and that is about, I think it's 102 cases of, or 102 points of cyber libel. So I do believe na kailangan panagutan ang mga perpetrators of fake news. No? Kasi kung hindi mo gagawin yan, kung hindi mo ipaglaban ang iyong sarili, paano mo naman ipaglalaban yung mga tao na pinaglilingkuran mo kung sila naman ang naging biktima ng anumang violations of the law? Yan ang aking pagtingin. No? And I also am a human rights, and I'm a human rights champion, but also a woman's rights champion. Mayor Joy, noong kasagsagan po ng pandemya, unang sumulpot yung ang community pantry po dyan sa Maginhawa. Ngunit ito po ay na-red tag. Kung sakali pong manalo muli, nasusunod na for the second term po ng mayor ng Quezon City, ano na po ang gagawin ninyo upang talagang maprotektahan ang mga inisyatibo tulad po nito? Well, as you know, Cheryl, ako yung pinakaunang lumabas in defense of Patricia Non and all of the community pantries. At naglabas po ako ng statement na dito sa Lungsod Quezon, pinaprotektahan po natin ang mga nagmamagandang loob lang naman na tumulong sa kanilang kapwa, at hindi dapat sila ibansagan ng anumang mga titulo na tingin ko hindi naman makatarungan para sa kanila. So we will continue to protect their rights. They have nothing to fear. We are the bastion of freedom here in Quezon City, and we will continue to do that. We don't fear anything or anyone as long as wala naman silang ginagawang pagbali ng batas. Mayor, related din po sa pandemya itong susunod na tanong. Isa ang QC sa mga syudad na may mataas na vaccination rate. According to you, around 70%. Pero isa sa mga nireklamo din ng mga residente ay ang website sa online registration ngayong may pangamba na ng bagong surge at nagsimula ang rollout ng second booster shot. Ano ang inyong plano para siguraduhin na lahat ay bakunado? Well, yung 70% na binanggit ko, that's only for the first booster shot. Yung mga taong nakatanggap ng booster shot. Pero pag sa larangan ng vaccination, almost 100% vaccinated na po yung adult population natin. At ganyan din kataas yung sa pediatric vaccination natin. Now, with regards to the rollout of the second booster shot, wala pa kasing kumpletong guidelines sa nagmumula sa Department of Health. Hinihintay lang po natin ito. Pero hindi na po tayo nag-aalala patungkol sa pag-andar ng ating pong online booking site, kasi naayos na po natin ito. Yung binanggit mo, Jay, na problema na ating naranasan, this occurred very early on in the vaccination process. No? Pero that has been solved already. Okay, Mayor Joy, just to be fair lamang po, no? The last time na nandito si Congressman Defensor, ang lagi niyang sinasabi, ang Quezon City ang isa sa pinakamabagal kumilos noong pumutok ang COVID-19, no? Itong pandemya. Paano niyo sasagutin itong ganitong kritisismo from him? Well, I think first I would like to refer him to the key implementers at sa IATF, and I would like to refer him to Secretary Anyo. I would like to refer him to Secretary Galvez. I would like to refer him to Secretary Vince Dizon, and I would like to refer him to Secretary Duque. And maybe he would like to ask them what or how the rollout of the program in terms of addressing COVID in Quezon City has been. Because kung ako yung magdepensa, syempre, sasabihin ko hindi yan totoo. Pero kung tanungin niya yung mga eksperto mismo na katrabaho po namin dito, siguro mas makukumbinsi siya na he is misinformed with that particular statement of his. Okay, we'll just pause for a short break. You're still watching All Politics is Local. We'll be right back. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Mayor and re-electionist Joy Belmonte. Mayor Joy, pag-usapan natin ng konti yung politika. Well, nasa politika pa rin naman tayo bago yung mga issues sa Quezon City. Ang inyo pong kalaban na si Congressman Mike Defensor, kaalyado niya, unit team ni Ferdinand Marcos Jr. Sino naman po ang inyong sinusuportahan sa pagkapangulo?
Dito po sa Lungsod Quezon, kami po ay isang open city. Hmm. Yung partido po na tinatakbuhan ko is a local party. It's called SBP or Servicio sa Bayan Party. No? At wala kaming kaalyadong national party. Kaya hindi kami mandated to carry any presidential candidate. No? Hmm. Ngayon, with regards to the vice president, ang ginawa ko kasi pinulong-pulong ko lahat ng mga miyembro ng partido ko, which are all local candidates, by the way. No? Mm-hmm. And I asked them because hindi nakakatuwa nga eh, we are a democracy, pero people always ask me, Mayor Joy, sino ang dala mo? That's already an act, a very unilateral decision that is not consistent with being a democracy. Hindi dapat isang tao lang ang nagde-desisyon. Uh-huh. Yan ang aking opinion dyan. No? Kaya sabi ko, hindi pwede. Well, whoever I want, that's not what will perpetuate here. So kailangan magkaroon kami ng pagpulong ng mga kasamahan ko. Doon sa pagpulong namin, na pagkasunduan ng lahat ng mga miyembro na susuportahan namin si Senate President Tito Soto as our Vice President because my Vice Mayor is his son, Gian. Vice Mayor Gian Soto. However, nung pinag-usapan na namin ng aking mga kapartido kung sino ang dadalhin naming Pangulo, hindi po kasi kami nagkasundo. No? Iba-iba po ang kanilang gustong dalhin. And because of that, Quezon City has decided, our party has decided to just declare ourselves an open city. Meaning, every presidential candidate is welcome to campaign in Quezon City and they will be accorded the same rights, the same courtesies, the same assistance from the local government. And that has already happened. Every single one of them has been to Quezon City and have had good experiences in Quezon City kasi kami nga ang nagpo-provide ng kanilang logistics, security, etc. No? At welcome na welcome silang lahat na mag-rally dito o mag-kokuso anuman as many times as they want and without fear that the government or the leaders of the city will not welcome. Magderetsahan na po tayo. Mayroon po kayong isang minuto para sagutin po ang bawat katanungan. Una po, tila hindi raw po natapos ang problema ng masikip na daloy ng trapiko sa Quezon City. Derechahang tanong, ano pong solusyon dala ng isang Mayor Joy Belmonte kung kayo po ang muling maupo bilang mayor ng Quezon City? Well, first of all, yung traffic naman ay all over NCR. So kung ako ay ma-re-elect, number one, meron na tayong Task Force Traffic and Transport Management. At we will strengthen this by hiring more enforcers. Ito yung mga nagbabantay sa ating mga kalsada para tulungan ang mga public vehicles and private vehicles. So isa yun, no? Increase the enforcers. Number two is increase public transportation, and Quezon City is the only city in the country with its own public bus or the Quezon City bus, which traverses 8 routes in our city with 108 buses. At ito ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng trapiko sa ating lungsod. We also have bike lanes, no? And we will be completing all our bike lanes should I be elected as mayor again. That is the plan. We are already third in the whole country in terms of bike lanes. And sa mga taong malapit lang naman ang pupuntahan, I would suggest just get a bike. And we have mandated bike parking, etc. Lahat ng mga ancillary needs ng bikers ay ating pong naisabatas na. Ika-apat, work more closely with the national government sapagkat napakarami namin mga kalsada dito are really run by the national government. So we have to work more closely with them para mas may synergies kami. And one way that we did that was nagkaroon ng problema yung bus carousel recently at tumulong ang Lungsod Quezon para ma-solve yung problem na yan. So these are just some of the solutions that I can think of off the top of my head. Ayon po sa inyong mga kritiko, lumagana po ang korupsyon mula sa mga kawani daw ho ng City Hall down to barangay level. Diretsahang tanong, paano po ninyo sasagutin ang isyong ito, Mayor Joy? Yan po ay isang, that is not true, that is a lie. In fact, if that is from my, it's from my opponent, that is definitely a lie. Because in fact, nabawasan ng husto ang korupsyon dito sa ating lungsod. Ang patunay dyan ay ang koleksyon ng ating pong kaperahan or revenue ay napakataas. Kahit nung panahon ng pandemya, we had the highest ever revenue collected in the year 2020. No? At this is in the history of Quezon City as well as in the entire country. At hindi mangyayari yan kapag may corruption. Ibig sabihin nun na isaayos natin ang mga sistema na
na nagko-cause ng corruption sa ating lungsod, no? So that is one evidence. Second is we received from the Commission on Audit the highest COA rating or a clean opinion. Yan ang pinakamataas na rating na binibigay ng COA sa isang local government unit na nagpapatunay na malinis at katiwa-tiwala ang pamamahala ng lungsod Quezon sa kasalukuyan. So itong dalawang datos pa lang na galing sa DOF at sa COA ay magsasawalang bahala na dun sa sinasabi ng ating mga kritiko na galaganap ang korupsyon. Pero what did we do to ensure na walang korupsyon? Number one, online lahat ng mga transactions ngayon. Uh-huh. So hindi na po pwede i-bribe ang mga tao sa City Treasurer's Office, sa BPLB Office. Everything can be done online. You can renew your permit, apply for a new business, pay your taxes, everything online without leaving the seat, your seat in your home. Okay, isa yon. Pangalawa, tinaas po natin lahat ng mga sweldo ng ating mga empleyado. Nobody receives less than minimum wage and we have increased their benefits as well. So this will be an incentive for all to practice good governance, because I am a good governance advocate and my number one agenda of governance is to eradicate corruption, because I do believe corruption is the main source of poverty in our country. Partner? We'll just pause for a short break. You're still watching All Politics is Local. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Quezon City Mayor Joy Belmonte. Dumako na po tayo sa ating ultimate challenge, Mayor Joy, at tatawagin po nating In Search of Joy. Ayan po. Sabi nga po kasi ay mahalaga para po sa isang tao ang kagalakan. At sa Biblia nga, mahigit 100 beses po nabanggit ang salitang joy bilang sangkap sa pagtatagumpay sa buhay. Ngayon po, magbibigay po kami ng pangalan, mga personalidad. Konting katuwaan lamang din po ito. Ang aming pong tanong sa inyo ay ano po sa tingin nyo ang kailangan ng mga personalidad na ito para magkaroon sila ng joy o kagalakan? Baka naman masasaya na itong personalidad na to, pero baka may maidadagdag pa po tayo, Mayor. Ika nga eh, what will spark joy in their lives? Una po, personalidad, Pangulong Rodrigo Duterte. You know, I think he would be happier if he had a closer relationship with Mayor Sacco. Ayun ang aking wish that's for nice. Him. Magandang sagot noon. I did see that coming. Ha? Okay. Baka po ngayon, kasi pag tapos na yung kanyang termino, mas magiging... Mas may time na siya mag-focus, no? Oo, kasi sa relationship pag naririnig nga naman natin, ako pag ano, sabi nga ni Mayor, ni Mayor Inday, huli sila nag-usap before pa yata filing ng candidacy. Yun yung huli kong rinig na sot niya. Publicly Mayor kasi Inday. May statement ang Pangulo, biglang the day after... I-deny naman ni Inday Sara. Anyway, tama, maganda. Ikalawang personalidad, Mayor Joy, ay ito, VP Lenny Robredo. Alam mo si VP, she's so serious at ang dami niyang mga advocacies na ina-admire ko. At syempre, I think it would make her happy na maisakatuparan lahat ng advocacies niya. But para sa akin, I would like to wish her na sana makahanap siya ng boyfriend o partner. Love life nakatulad naman. Ni Jessie, di ba? Na magbibigay din sa kanya ng kaligayahan apart from all the advocacies she's doing. At the end of the day, masarap umuwi ng kasama mo, makakausap mo yung partner mo. Mas masarap magmahal, radical magmahal. Next personality, Ferdinand Marcos Jr., BBM. Kay BBM naman, ako, I know he likes to cook. So I would like for him to have time to cook his favorite dishes. Yun yung naisip ko para sa kanya. Kasi alam ko na napanood ko siya sa isang show na nagluluto siya ng kare-kare ata eh. So tingin ko, I would like for him to have that time to do his hobbies, which is to cook. Yeah, kare-kare, yun ang nabanggit niya sa akin na pinaka-paborito niyang pagkain daw. Kare-kare. Kare-kare. Ni BBM. Okay, eto. Baka Mayor Joy, baka challenging ito. I don't know. Pero ito yung next personality, anak kalusugan party list congressman. And makakalaban nyo na si Mike Defensor.
Well, you know, I'd like to give him a Bible because I would like for him to find joy in the words of God and not find joy in fake news. At ito, baka may gusto pang joy. Mayor Joy Belmonte. May hinahanap pa ba, Mayor Joy? Wala, gusto ko lang magkaroon ng time para magpamasahe. Masal. Kung sakali po bang maupo kayo ulit ano, at ma-declare, yun po ba una-una niyong gagawin, magpamasahe? Massage therapist, no? Tingin ko pagtapos ng election, yes, I would like to have some me time para naman magawa ko yung mga bagay na hindi ko nagawa ng matagal. At makasama din yung asawa at anak ko. Nakalimutan ko na nga itsura nila. Hindi kami nagkikita. At siguro po panghuli na lamang, ano po ang masasabi nyo na malaki pong challenge yung pandemya, no po, para lalo na sa ating mga local officials. Ano po yung sa tingin nyo pinaka malaking achievement nyo as mayor ng Quezon City, at bakit po kayo karapat dapat na muling mahalal ng mayor ng Quezon City? I think yung isa sa pinakamalaking achievement ko, Cheryl, is the fact na na-address natin ng tingin ko, ha, this is my opinion, not my opponent's opinion, I'm sure he will disagree, pero tingin ko maayos ang ating pagtugon sa pandemic natin. Yung entire pandemic response natin was good. Pero my greatest achievement was having done that and still achieved many of the things I wanted to do, no? Which is transactions online and thereby limiting, I would think, limiting corruption, limiting, you know, things that cause corruption, face-to-face interaction for one thing, providing programs for our people, like better educational programs despite the pandemic. Na nagkaroon po tayo ng university, yung Quezon City University, na-accredit po siya ng CHED, kaya libre na pang matrikula ng lahat ng mga bata na naandyan. That's another achievement. Tapos yung marami po tayong nagawang pabahay, no? Kahit na mahalang pabahay, nakahanap pa rin tayo ng pondo, nakapagpatayo pa rin tayo ng pabahay at nakabili tayo ng lupa para sa mga taong matagal nang tinitirikan ng lupang yan para sa kanila. No? So, in other words, marami po tayong nagawa despite the fact na meron tayong pandemic na ina-address, which we did. So, tingin ko, satisfactorily din. No? Now, why should I be elected? Tingin ko kasi kulang pa rin yung 3 taon sa napakarami kong gustong gawin para sa ating lungsod. I am a visionary. Malayo ang tingin ko para sa pamamalakad ng lungsod natin. No? I have a long-term vision for the city. And 3 years is not enough. Tapos yung half or 2 years pa ng 3 years na yan, pandemic. Tapos yung kalahati pa noon, may learning curve. You're learning the ropes about running the city. No? Tapos, since one of my goals is actually reform-oriented or to reform government systems to reflect good governance, that takes more than 3 years to do because that takes an entire cultural change. And I would like to have more time to focus on reforming governance here in Quezon City. All right. Thank you for joining us, Quezon City Mayor Joy Belmonte. We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. Quezon City, you decide. I'm G. Taruk. And I'm Cheryl Quasim. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local.